Meron akong assorted cheese, guys. Ilalagay ito natin mamaya pag nag-wrap na tayo ng ating century tuna. Meanwhile, painitin natin, guys, ang ating kawali. Magluluto tayo ng spring roll with tuna spring roll. Tuna and the mag beans daw. Tuna and bean sprout. Bisa natin yung ating bawang. Tulod natin yung ating bean sprout. Ito yung ating carrot. Mabilis lang po ito sa guys, kaya pagsamahin na natin sila. The white pepper. Himalaya salt, just a pinch. 1 tablespoon of soy sauce. Light soy sauce. You remember, tinanggal ko yung sabaw ng tuna. Yun ang isasabaw natin dito para sa malete. Yung century tuna, guys. You need to add water. Wala tayong tubig, guys. Yung sabaw ng century tuna para malasal yung ating gulay. Yun ang ating ibibisa rito. Ibabalot ito natin sa lumpia wrapper.
natin siya lalagain, guys. Isang pulo lang, tama na po. Patayin na natin yung ating apoy. Sa po ito kasi yung sabaw ng century po na ay nandito na. Instead we use pork, I use century tuna sa ating spring roll. Pwede natin isabaw itong sabaw nito sa kanin mamaya. Hindi ko rin itatapon yung sabaw nito. Kasi isasabaw ko sa rice. Kasi nandito na yung sustansya ng gulay natin. Hindi ko nilagay yung isda rito, guys. Yung century, yung tuna. Kasi luto na yung siya, di ba? At mamaya, ipa-fry pa natin siya, maluluto na yung isda. Ang gagawin ko, ipapatong natin dito yung ating century tuna. Ito na yung luto natin. So, here is the century tuna. I-add na lang natin siya rito bago natin i-wrap yung ating century tuna. And bean sprout. Ayan. I-mix natin siya, guys, para mamaya pag nag-wrap tayo, malasahan natin yung century tuna sa gulay. Remember, hindi ko po niluto yung century tuna, ipinatong ko lang dito sa lutong gulay, kasi i-de-fry din natin itong ating ginawa. Kaya maluluto rin yung ating century tuna at hindi na kailangan lutuin kasi ang century tuna luto na, right? Ayan. I-mix na natin siya, ha? At mamaya, guys, pag nag-wrap tayo, lalagyan natin po siya ng cheese. Assorted cheese. Thank you.
meron na ako